lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment, at nag-subscribe sa aking channel at patuloy po nanonood ng lahat ng video na aking ginagawa. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking gagawin. So ngayong araw po na to ay napakaganda po ng ating i-demonstrate at ito ay gagawin natin. Isang electric pan na ang tatak ay camel na umuugong lang siya. Tapos iikot, masyadong maingay. Ang topic po natin, i-convert natin yung bushing sa bearing. So, bago tayo magsimula, isaksak muna natin to at kung ready na kayo, pwede na tayong gumawa. Saksak ko muna para makita natin at marinig. Masyadong maingay, tapos pipirik na yan kalagitnaan. So, kaya ang gagawin natin, palitan na natin to ng bushing. So, kailangan natin ay may nakahanda ako dito na burner caliper at may nakahanda ako dito na dalawang bushing na bagong dating. Pero kailangan natin munang masukat bago ko tuluyang baklasin to. Kasi baka mamaya ay magkaiba ng sukat, sayang yung trabaho ko at matitingga to. At maghihintay na naman ako na ang bagong bearing. So, sukatin ko muna yung inside diameter. Napaka-importante nung inside diameter na to. Kung ano yung inside nito, dapat ganun din yung shafting. Kung magbabago man, 0.1 mm. So, pwede na yun. Medyo makukuha na sa likha yun. So, ang sukat ng inside diameter ay 7.9 mm. So, okay lang naman dito sa ating outside diameter, 21.8. So, 21.8. Kung medyo maluwag to, pwede natin doon dikitan ng bulkasil or ng epoxy, steel epoxy. At kung meron pang clip to, i-clip natin yung flower lock niya. So, gamitin natin. So, 79.9. So, susukatin ko muna to yung mismong shafting niya bago ko tuluyang baklasin. So, pag nasukat ko na, medyo mahirap lang sukatin dahil hindi pa natin tinatanggal. Okay, so nagagalaw ko. Tatayo tayo. So, ang lumalabas dito ay 8.0 mm. So, kung titignan natin ay 0.1 lang ang diferensya. So, pwede na natin itong ituloy. So, hindi sila nagkakalayo. Pero baka kasi kapag tinanggal natin to, doon natin makikita. Ang
ko muna dito sa may saksakan. So magandang ma-i-convert to sa bearing. So medyo tatagal na to. Hindi na to basa-basa masira kapag naka-convert na to sa bearing. Kasi minsan na-encounter natin, no. Madalas ako maka-encounter na ganito bagong rewind ko yung motor. Ayun ang isang matigas. Bagong rewind ko tapos babalik, sira na naman daw. Pag-check ko, hindi naman yung sa rewind ang nasira. Kung hindi sa busing bumigay. Kaya kung minsan papalitan mo lang yung isang busing, may naiwan pang isa, eh bukas makalawa, sigurado ako. Medyo kakaldagin ko lang ito ng konti. At masikip yung isang tornilyo. Ayun. Pukan na. Dahan-dahan din natin at kailangan handle with care. Baka mamaya nagawa natin ma-convert sa bearing to, di naman umandar, napukpok natin pati yung windings niya, sariling kamay. So napipilitan tayong mag-rewind na naman. Tignan ko kung hindi ko natatanggalin to. Kung kaya lang hugutin siya dito. Lalo kasi kapag matagal na, medyo malutong-lutong na. Kaya konting ingat. Maganda kapag bagong palit yung motor, i-bearing mo na. Ayun ang madalas kong gawin. I-bearing ko na siya. Para wala nang sablay-sablay. Tapos kung malutong na dito, dapat may tight wire tayo. Kasi madisgrasya natin. Ito medyo sukatin ko ulit yung shafting niya. Kanina is 8.0. Ayun, pareho. 7.9. Pareho ng inside diameter nito. So siguro medyo nakatagilid lang ako kanina kaya nag 8.0. 7.9 inside diameter. Then, tanggalin natin itong clip. Ayun. Babalik din natin to. Tapos yung flower lock niya, yung spring. Ito hindi na natin kailangan. Then, ito yung bushing niya. So, baba ko ng konti. Antana ka. Linisin natin at isusukat natin tong bearing. So medyo maluwag siya kaya itong lock na to ay maibabalik natin to, ipo-force fit natin to. Tutulungan na lang natin ng epoxy. Hindi na natin maibabalik to, pero sa iba na ibabalik ko to, ito yung nagsisilbing tumutulak sa ilalim. Pero may mga pagkakataon na hindi na kailangan ng spring para itulak siya. Dahil dito pa lang sa lock na to ay pag na-force fit ko siya, lock na. Talagang maglalock na siya. So, ayan.
sa tanggalin natin itong nandito. Ayan. Para dito sa kabila ng mga windings. Ayan. Itong isa. Para mai ano na natin to. Ayun. Madaling magbaklas. Mahirap magkabit. So, wala na to. Mabaka natin ng isa. Ang ating camera. So, tutulungan natin to ng pandikit sa kabilang side. Iba-iba rin ang nai-encounter ko dito. Kaya alam kong iba-iba rin ma-encounter nyo. Kanya-kanyang diskarte na tayo. Ang importante yung diameter na, inside diameter ng bearing sa kanang shafting. Pagdating dito, kanya-kanya na tayong isip. Diskarte yan na natin kung paano. So, madalas kong gamitin dito ay Bulkasil, saka yung epoxy na Durasteel na epoxy. Kasi ang kaya niya sa init hanggang 300 degrees. Kaya hindi basa-basa makakalas. Ayan. So, tinisin natin to. Unahin muna natin tong harapan. Ayan. Then, gagamit ako ng tornilyo para papasok ko itong bearing para makuha ko yung sentro niya. Ngayon, since maluwang to, yung sentro nito, pwede akong gumamit ng bushing sa ilalim para magsisilbing nasa gitna ako. Pwede rin namang lagyan ko dito ng masking tape. Tapalan ko ng tapalan. Dahil isi-sentro natin to. Ito. So, lalagyan ko ngayon to dito. Okay. So, tanggalin ko tong cover para mas lalo nyo makita. Gagawin ko lang siyang guide para malaman ko kung nakagitna ako. So, kanya-kanya na tayong technique pag nabigyan ko kayo ng idea. Ang importante, nabigyan ko kayo ng konting idea dito. Kayo na ang bahalang magpalago. So, pag nakita nyo, nakasentro na, kasi nilagyan natin ng tornilyo. So, iikutan natin to ng epoxy para wala na siyang tendensing kumaliwa o kumanan. Kung kaya pa itong ilagay to dito, bakit hindi? Para lalong mas mas maganda. Kaya lang kung sobrang higpit na, hindi na papasok tong isa pang lock, itong padlock natin. So, huwag na natin ilagay yung ating flower lock. Huwag natin ilagay. Linisin na lang natin to. Nalagyan na natin to ng epoxy. Yung diameter nito sa gilid, ayun ang magsisilbi na didikit yan dyan. At hindi na yan kakawala. Hindi na yung mga kakawala pag nilagyan natin ng pandikit yan. So, double check natin. So, ayan na, naka-align na natin to, no? So, lagyan natin ng Bulkasil. So, bahala na siya dyan, tumigas sa loob. So, paikot natin doon, isiksik natin talaga doon sa loob. Ayan, katulad nito, medyo pwede pang hawakan.
So, isiksik natin yan sa loob. Diyan na yan pusang titigas. Ayan, naisiksik na natin. Dagdagan pa natin ng isa pang paikot. Kaya gamitin ngayon sa akin itong Bulkasil na Bostik. Ayan, baka mamaya mapadalan tayo nito. So, ikot na natin na ganun. Dating isama yung tornilyo. Ayan. Bahala na kayong mag-isip kung anong pandigit ang gusto nyong gamitin. Tingin ko pwede naman yung sealant. Medyo matagal nga lang matuyo. Pang-align lang naman yun. So, pag okay na itong dikit na ito, summary natin itong gilid na ito para didikit din siya dyan. Ayan. So, ilagay ko na itong folder na ito. Ipipress ko siya. Ilalak na natin. Ayan. So, paikot hanggang sa mailak natin yan. Ayan. Ayan, naikabit na natin. Yung isa naman. Pwede ko nang tanggalin tong tornilyo para magamit ko sa kabila. Sentrong-sentro yung bearing natin. Ang ganda ng pagkakagawa natin. So, dito naman tayo ngayon sa isa. Ingat lang dito sa motor. Ayan. Kailangan pa natin itong baklasin. Para walang istorbo. Tapos itong isang bearing, so ilalagay na natin doon. Lagyan natin siya ulit ng ito. Tapos meron tayong bushing dito para nakasentro. Then yung washer, ilak natin.
Dahil alam natin na nakasentro kagad yung ating bearing. So, higpitan lang natin. Ayan. Tapos, lagyan ulit natin ng bulkasil. Baka mapadala na ako ng bulkasil, ha. Siksik natin doon sa loob. Ay, isa. Then, linisin din natin itong magiging lock natin. Medyo deform siya ng konti. Ayos natin. Dahil napalitan na pala ito ng busing dati. Alat ang meron ng gumawa. Ngayon, ibe-bearing na natin siya. Eh, alam natin na medyo talagang napakatibay na nito pagkatapos natin ito ma-bearing. Yung flower lock niya, hindi na natin kinabit ha, kasi hindi nakakasya. Saktong-sakto na ito sa pag-ipit niya, kaya ito hindi na natin nagamit. Kaya ito ay ipipress na lang natin ito. Tutulak natin ito ng screwdriver. Para mailak natin ito dito. Okay na, naikabit na natin. So, pero maya-maya ako patatanggalin. So, suportahan ko ngayon ng steel epoxy para nininigurado lang ako na habang hinihintay natin matuyo ang bulkasil, pwede natin itong testingin. May time kasi na pag malambot pa yung bulkasil, ayoko siyang testingin dahil may tendency gumewang, mawawala sa alignment. So, kaya eto, mas mabilis itong matuyo. So, pwede nating i-check siya. Magastos naman kasi kung puro epoxy yung gagamitin natin. Medyo malalim yung portion niyan eh. Dahil malalim yung pinaglalagyan ng original na bushing. So, kayo nang bahala kung anong gusto nyong pandikit para rin kayong nag-i-experimento nito. So, anahin natin itong isa nito. Napakaganda na itong isa. So, iikot ko lang siya. Para masigurado lang natin na selyado.
So, hintayin na lang natin itong matuyo. Ayan, medyo matigas na. Kung sa palagay nyo, matigas na. Tanggalin na natin. Okay naman yung alignment at nadikitan na natin, doble na. May epoxy pa sa ibabaw at mayroong bulkasil pa sa loob. So, ipasok natin ito. Dahan-dahan. Tanggalin ko na itong LC, basag na rin. Baka sumayad pa din. Pero kung may pamarit kayong bago, palitan nyo na. Ayun. Alalay, handle with care. Hanggat din natin na ipapasok maigi. Hindi pa kasi tuyo yung ating bulkasin. Ayun. Ganda ng ikot. So, hindi pa naka-align yan. Okay, so, ano mo natin yung tornado. Kaya nang bahala kung kulang ng spacer. So far naman wala. Okay, walang alog. Mukha namang maganda ang inalabasan. Tapos patutuyuin nyo na lang to pag nai-align nyo para hindi na mawala sa alignment. Pag napaikot nyo na to, okay na. Mga maya-maya nyo na lang to lalagyan ng gagamitin para tumigas muna. Ayun. Ang ganda ng ikot natin, wala na siyang alog na ganun sa walang play, diretso. Ayan. Lagyan natin to ng tape. Para masubukan natin itong matesting. Ito, ang ganda ng play natin, no? So, talaga makikita mo ang pagka bearing niya. So, sasaksak natin. Permis, tahimik na tahimik ang ating pagkaka-convert ng ating electric pan sa ating tinatawag nating bearing. Ayan. Nakatapos na naman tayo ng isang laboratory. So, abangan nyo pa yung mga susunod na ibe-bearing natin. So, muli po, maraming salamat sa inyo. Mag-ingat po tayo lagi-lagi. Salamat ulit sa inyo lahat.
Salamat ulit. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!